Ayun, hindi ako nagyayabang ha. Pero 'di ba nung after ng meeting ni Pangulong Duterte tsaka ni Cayetano tsaka ni Velasco, nag-live ako sa gabi. Lahat ng sinabi ko, 'yun ang sinabi ni Speaker Cayetano. At 'yung sinabi ni Speaker Cayetano, wala ni isang congressman na nagsabing hindi totoong nangyari 'yan. Ibig sabihin, it's the truth. What am I saying? I'm simply saying what ang sinasabi ko, lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo. Okay, hindi man ako matalino, hindi man ako mabulaklak magsalita, hindi nabubulol-bulol ako, may mga hindi ako alam na termino, pero sisiguraduhin ko sa inyo, it's an honest opinion. And if you don't like it, I would respect and still love you. I would still respect you. Gagalahin ko kayo kasi it's an opinion. Hindi nga tayo dapat nagkakapare-pareho ng opinion. Dapat nga, iba-iba tayo ng opinion. Kasi kung nagkakapare-pareho tayo ng opinion, robot ang tawag sa atin. Na isang command, pag in-enter mo, ibig sabihin nun, enter. Diba? Sa lahat ng computer. May nakita ka bang pinindot mo yung enter? Sa ibang computer, hindi enter. Diba? So, pare-pareho yun. Kasi nga, robot, computer. Diba? Pero tao tayo, we have different opinion. Nang naiinis lang ako, yung ibang tao na nakikinig dito kay Thinking Pinoy, robot, hindi marunong mag-isip. Dinaan kayo sa English, dinaan kayo sa pa-research. Ang nangyayari, meron na kasi siyang ano eh. Ito ang problema ko sa mga taong merong agenda na sa buhay. Agenda, maybe, okay? Maybe because someone is sponsoring, whatever. I'm not just pertaining to TP, ah. Pag ang isang tao may agenda na sa buhay, lahat isasaksak niya doon. Kahit yung hindi totoo, isasaksak niya doon. Kasi may agenda na siya. Kailangan kong ma-promote itong tao na ito. Kahit palpak yung tao na yon, isasaksak mo ng isasaksak. Bakit? Kailangan ko eh. May utos sa akin eh. Yun ang problema. Pag hindi nagsasabi ng totoo. Sweet Angel, salamat po. Ang landi mo. Thank you very much. Sandali, hindi ko na nabasa yung iba. Lala. Si Bel Mosco, salamat po. Sandali lang. Ay, Soxy Mabanes. Hello, sir. Bye. Nanggising si Diego Latigo. Ay, taray ha. May natagagising. O, Randall Bunagan, walang tulugan. Pakulay na tayo. Bana by back package. Ay, thank you. So, yun ang akin. Ang sa akin niya, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, ang intention ko ay hindi kayo maging follower nyo ako. Mali, baligtad. Maging follower ko kayo. Okay? That's not my intention and my goal. Although, super appreciate ko na na-appreciate nyo ako. Okay? Na-appreciate ko yan sobra. Hindi nga ako makapaniwala eh. Natutuwa kayo sa akin kasi hindi ako natutuwa. Sabi ko nga kay Sir Randall eh. Ako? Hindi ko pinapanood yung live ko. Naiirita ako sa pagmumukha at boses ko. Pero siya daw ilang beses yung pinanonood. Ganun ako ka hindi believe sa sarili ko. Alam niyo yun? Pero natutuwa ako na nagfo-follow kayo. Okay? But that's not my intention. My intention is simply ma-adapt nyo yung research, yung question everything. Yan yung ano eh. Ito kasi natutunan ko to sa UP. Totoo to ha, promise. Alam nyo yung nakaganon, yung nakahubad sa UP. Ha? Alam nyo ibig sabihin daw nun. Ewan ko kung tinatarantado ako ng mga kaibigan ko nun ha. Pero ang ibig sabihin daw nun, nung nasa org ako, sabi nila, yung nakaganyan na UP. Ibig sabihin yan, when you enter UP, you unlearn everything. Okay? At the same time, when you unlearn everything, you should question everything. Sa katunayan niya, sabi nila, ingat ka when you question everything. Sabi nila, when you question everything, you will question, magiging atheist ka. No, I don't believe that. As a katunayan, when you question everything, that's the time you would discover God. Bakit? Alam mo ba, ito ha, maraming mga scholar atheist na naging Christian. Pero wala kang masyadong mababalitaan na Bible scholar tapos biglang naging atheist. Bakit? Kasi nga, if you question things life, magtatanong mo bakit may ganito? Bakit may ganito? Hindi ka nagtataka? Hindi ka ba nagtataka na kasi ewan ko ha, minsan hindi mo ba naisip na pambihirang buhay ito, ito, ganito na lang buhay natin. Kakain, magtatrabaho, tapos manonood, tapos matutulog. Bukas gano'n na naman. Ano to? So, anong nangyari? Oh, isipin nyo ha, kahit anong talino ng tao. Isipin nyo to ha.
ever since humanity came into life, lahat ng talino ng tao, isa lang ang gusto nilang ma-discover sa buhay na hanggang ngayon hindi pa nila ma-discover. At hindi pa nila maaral. Ano yun? Paano hindi mamatay? Isipin nyo yan. Nakakita ka na ng scientist na nagsabing, may gamot na ako para isang tao hindi mamatay. Wala. Oh, meron lang ako nakikita, meron ka ba nakitang doktor na nagsabi, may gamot na ako para isang tao ay hindi magkasakit at hindi tumanda. Wala din. Kasi life is so mysterious, so you question everything. Ask mo, ano to, ano to? Yun ang gusto ko sa mga followers ko. Dapat you question, even ako. When I say something, you question me. Saan kaya niya nakuha yan? Ano to, chismis? Di i-google nyo. Yun yung ayaw na ayoko sa mga followers ni Thinking Pinoy. Ang lagi lang hirit doon, ang galing mag-research. Ang galing mag-research. Sus! Elizabeth, sa wakas, napanood uli ng live. Wala bang water mukbang? Oh, sige, sige. Gusto niyo ng water mukbang? Okay, okay, okay. Banat bay, kung wala akong asawa, hindi ka na mag-iisa. Ay, ay! Sarap naman yan! Just wanted to make you smile. Thank you very much. God has a plan for you kaya single ka pa. They might base it in Bible story of Job. Salamat, Melbert. Salamat, Grace G. Ay, teka muna, bago ko makalimutan, ano, baka mag-break eh. Yung tungkol doon sa nilabas ng Supreme Court, particularly ni Associate Justice Marivic Leonen. Umpisahan ko lang. Sige. Na isipin mo, 11 months bago siya nag-issue nung one page, one paragraph na order to file a comment. Oo nga eh. Napakahirap ba namang gawin yun na 11 months niya bago naisipan? Ikaw naman. Oh, one paragraph? Tapos ito pa. Ito, ang hirap ata mag-produce ng one paragraph. Ito ang nakakaasar dito sa kampo nila, Lenny. Welcome namin yan dahil dapat na madaliin ang resolution ng ganyan. Anong madaliin? Kayo nga itong delay na delay. Kayo yung nagdi-delay, kayo yung object ng object. Lahat ng klase ng delay yung tactics ginagawa nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi talo naman talaga si Rene Rolbedo. Talo talaga. Dinaya lang ng Smartmatic. Dinaya lang ni Ladnoy Noy Abnoy Aquino. Yeah. Ang totoo niyan, kung talagang kampante at talagang tiwala kayo sa sarili nyo, yan ay panalo kayo, ay di sana hindi kayo nag-object niyan sa petition. Bilangin natin ang dapat bilangin. Dahil sa totoo lang, panalo naman talaga si BBM, si Bongbong Marcos. At kaya lamang nag-delay yan dahil doon kay Lourdes Sereno at saka dito kay Justice Kagiwa at ito naman si Justice Leonen na talaga namang halatang halata na dinidelay. Okay. Bakit ka mo hindi halata? 11 months! 11 months yung nagdaan. Ngayon ka lang mag-i-issue ng file a comment? Ha? Eh napakahirap ang gawin niya. Di sana nung narapon sa iyo yung kaso noong October 2019, November, nagpadala ka na agad. Ng comment. One page na order sa OSG at saka sa COMELEC. File comment. Pambira, wag mo sabihin na dahil lockdown. Kaya ang dami-dami nyo nire-resolve ng mga kaso sa lockdown. Inuna nyo nga yung ABS-CBN. Kasi ito si Justice Leonen, no? Sige, kahit i-disbar nyo ko. Dilawan kasi yan. Okay. Kakampi talaga yan nila Lenny. Dahil appointee ni Noy Noy yan eh. Uh-huh. Oh, kahit pailan nyo ako ng disbarment kung gusto nyo. Si Justice Leonen, Justice Marivic Leonen, ay dilawan. Kakampi nila Leon, nila Rene Rolbedo. Kaya yan, dinedelay niya yung kasong yan. Oy, ano yan ha? Naging dean ng UP College of Law yan. Eh, wala naman laman ang utak niyan eh. Oy. Isipin mo yung objection niya sa martial law. Saka isipin mo ito ha. Paano kung masabi walang laman ng utak, one paragraph? Isipin mo to ha. Ito na lang ha. Nagpetition ako sa Supreme Court to prevent NTC from issuing a provisional authority. No? Before nila itakel yung case, nag-issue ng NTC ng cease and desist order. Correcto. So therefore, yung aking petition ay mutin academic. So ang ginawa ko, nag-file ako ng motion to withdraw the petition. Yes. Because mutin academic. Yeah. Ayaw niyang pumayag. Alam mo ginawa niya? Talaga nag-issue pa rin siya ng decision. Ang nilagay pa niya doon is lack of legal personality daw. Paano nangyari yun? It's ano nga tawag mo doon, Trixie, doon sa case na yun? Moot.
Hindi, meron kang tinawag na ano, bakit ako merong legal personality to find this? Ano, local standard ka? Oh, yes, oo. Meron, ano siyempre. You have legal standing ako. To bring it to the court. Oh. Kasi may requirement ang court na in order to appear before it on an issue, may cause of action dapat. Okay. Ang cause of action means that there is a law, there is a right violated, there is a... Yeah, you can show all of these things and that you have a claim to that right. Oo. So, Tito, public interest to, tsaka ano? Public interest at tsaka ano, yung first case, impression. Case of first impression. First impression siya. Kaya so, talaga ano. So, moot yung issue ng standby. Kasi it pertains to the laws of the country. Yeah, laws of the country. And ano, the validity of a law concerns us. Diba? So I already filed a motion to withdraw. Dahil lumutang academic eh, inisyu na ng NTC eh. Alam mo talagang he went on issuing a decision para la ipahiya ako. Hindi ko na pahiya doon. Eh. Hindi ako na pahiya dahil nasara naman yung ABS-CBN. Hindi, at saka Larry, you have to understand and that's this. That's the important thing. Nilalagay kanya sa pedestal. Ayan. Parehong-pareho kayo ni Chel Jok, no? Ayan. Doon sa ano? Ay, ayoko naman masama doon. Huwag naman pareho kay Chel Jok na ay nasa inyo. Hindi ako ka-level noon. Hindi ako kasi bobo noon. Din ng College of Law yan. Isipin mo, magpapail ng writ of kalikasan, walang judicial affidavits ng mga walang petitioner. Walang kliyente. Dinisonsa ng kliyente niya. Iba yun yung issue. Anong standing mo dito? Saan ka? Hindi, actually nga, yung representation ng kliyente, eh, pwede pang maipresent yun on a later hearing, yeah. Di ba? Ang pinakamatindi doon yung nag-file ka ng walang judicial affidavit. So ano yung proof? Ano yung merit ng case mo? Yung decision. Kinwestiyon ba ng ABS-CBN yung locus standi mo? Hindi. Then why was it even put in the decision? Yeah, it wasn't an issue. Kasi he just wants to embarrass me. Ganun lang. Isipin mo, winidraw ko, nag-decision pa rin siya. Sa akin nakakita na. And yet, may panahon siyang mag-issue na decision on a moot case and withdrawn case. And then, itong 11 months bago niya ma-issue yung ano, yung just an order. One paragraph. One paragraph na nga eh. Larry, ito ha, one paragraph. Ang hirap gumawa ng decision, 56 pages against one paragraph. Ay, nako. Putang inang leonin to. Tiga. You have to condense it. Ang awa paragraph. One paragraph eh.